Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon po, magluluto tayo ng pork lasagna. Ito po ang ating mga ingredients. Ito ba? Pork, lean pork mince. Meron tayong chopped tomatoes. Puree. Tomato puree. And definitely, meron tayong lasagna sheets. Okay, so ang mga ibang ingredients, definitely, meron tayong garlic, onions, na-chop ko na yan kanina, at bell peppers, different colors. I normally use green, red, and yellow color of the bell peppers. And also, chop some carrots. Oy, nangitim na ang aking mushroom. So yeah, we have to put mushroom as well. And also eggplant. Mamaya na natin ito i-chop kasi mangingitim eh. So pag ready na natin ilagay, saka na natin ito i-chop. And spinach vegetables. Isa spinach leaves. Okay, so magluluto na tayo. Ready na ang lahat. So mag-i-start na tayong magluto. So magpapainit na tayo ng mantika at tilalagay, uunahin ko itong ano. Yung iba, ang inuuna nila onions, pero para sa akin, mas gusto kong inuuna yung garlic. Kasi gusto ko yung amoy ng garlic pag nasusunog. Pero nasa sa inyo na guys, kung anong gusto nyong unahin sa pag-iisa lang naman ito. Pero mabango talaga ang garlic pag nasusunog. Lagyan na natin ang sibuyas, yung onions. Tignan natin yung malaki yung hiwa na yan. So, kailangan lutuin natin. Ang bango. Okay. So, ang isusunod naman natin ngayon ay ang pork mince. So, nasa sa inyo na kung gaano kadaming pork mince ang ilalagay nyo. Kasi, well, sabi na nila, depende sa budget. Pero, mas maraming pork, mas masarap. Kaya ito, natin ito. Kung naaamoy lang ninyo ito ha, mga veggies. Naku, ang sarap-sarap ng ano, ng amoy. Okay. Tutupuin muna natin ito sandali. At bago natin na lagyan ng seasonings. Sarap. Lagyan niya ko muna. At habang niluluto natin sandali, kukunin ko muna ang kunting asin. Hindi na ako magbibigay ng measurement. So, bali, ang ano na lang ang nasa sa ating panglasa rin kasi ito. So,
ang gagawin natin, itatansya-tansya ko na lang. So, parang 1 teaspoon ng asin para may room for adjustment tayo ng taste pag matabang pa. Dagdagan natin ng kunting pepper. Parang ganun din. Mga 1 teaspoon siguro yata yun na ilagay ko. Okay. Ngayon, ang isusunod natin, medyo tama na siguro ang gulay, ang pagkakaluto nito para sabay-sabay maluto. Ilalagay na natin ang carrots. Okay. Ay, ang lalaki na paghahiwa ko nito. Bali na, maluluto naman. Lumayo pa. Lumayo pa. Isama mo. So, ang carrots naman kailangan na hindi naman masyadong palapot ito kasi i-oven pa natin. So, ano pa bang may nangyayari? Nalagay ko na to. The pepper. Nasa sa atin na, wala nang mga measurement ko eh. Hindi lang natin kung gaano kadami yung lulutuin natin. Ano pang sunod na namin ito? Ito? Lagay ko na itong ano, mushroom na din. Sabay-sabay na sila. Kasi yung oven din naman natin ito eh. Wow! Ang sarap! Pansahog pa lang ng lasagna. Ulam na! Okay. Susunod natin ngayon ang chopped tomatoes. So, bali ito ang magiging pinakatubig natin na siyang magluluto ng lahat na inilagay natin sa home. So, let me just lower down the temperature. Ito, isusunod natin. Chopped tomatoes as well. Oh! It doesn't matter! Gonna change again. Parang mali. Titikman natin ito maya-maya kasi ngayon kung kulang pa yung asin na nilagay natin, saka na natin siya titik lahat. Okay. So, para may dagdag na sarap, dadagdagan natin ng garlic granules. Ay, ano ba ito? Paprika. Ah, paprika pala. Nilagay lang sa garlic. Paprika. Ito naman ni paprika. Tama na ba yan? Tama pa. So, parang mga 3 tablespoon. 3 tablespoon na paprika. Yun lang sabi ng ating asawa. Actually, yung asawa ko ang chef. Nagpapatulong lang ako. Dahil for videos sake. Kaya... Ayan lang. Paglipan mo lang. So... Balikan ko muna. Babalikan ko muna, lulutuin muna natin to at babalikan ko. Okay?
Nalagay ko na yung spinach. Nandito na. Hindi ko na lakunan. Umalis yung aking cameraman eh. Nung paglagay ko, hindi ko talaga kayang... pero pwede na to. Hindi ko kayang kunan ng sarili ko mag-isa. Walang stand. Nandito sa kusina. So ito, nalagay ko na yung spinach. So luto na to. Ready na ito sa... Tinatay ko na yung ano yung oven. So ang gagawin natin i medyo pa anuhin lang muna natin to dahil magluluto muna tayo ng white sauce. Okay. So dito lang siya. Ilalagay ko lang sa side na 'yan at magluluto ng white sauce. Okay. Magluluto ngayon tayo ng white flour. Bali ang ginagamit ko as 3 tablespoon ng butter. Two. Three. Okay? Tubos mo yan. So, inimelt muna natin. Inimelt natin. Okay. So, habang inimelt natin ito, prepare natin yung susunod na ingredients. Balang isusunod natin dito after na ma-melt ang butter ay ang flour. Bali, ang flour natin ay mga 1/4 cup. Pwede na yan. Pwede na natin ilagay ang flour. Mix hanggang sa matunaw yung flour. Okay. Sa matunaw ang flour. Ngayon, lalagyan. Pagkatapos nito ay susunod natin ang milk. Mga ganito. 1, 2, 3. Kasi ito yung magiging sauce natin sa ating not sauce, yung pang ano natin sa lasagna natin. So lulutuin natin na to. So, dapat mahina lang yung temperature natin, ha? Hindi, mahirap eh, so gamitan natin ng pang whisk para madaling maluto. Madaling matunaw yung okay. What's next? Lagyan natin ng kunting asin lang. Just a pinch of salt para lang may kunting lasa. Ganito kadami.
sapat enough yung ano, sauce natin. Ay, ang sarap nito. White sauce. Yan ang ilalagay natin sa ibabaw mamaya. Ang ating tapos ang dati. Tapos dadagdagan natin ng konting grated cheddar. Okay. Kunti lang pang lasa lang. So, ito malapit na natin matapos ang white sauce natin. Nilagyan ko nga rin po pala ng ano kanina, ng double cream na konti para lang magkalasa, para madagdagan yung lasa ng maging creamy. So, okay, so tama na to. Do I need to add more? Little bit more para talagang masarap na masarap. Sus! Pahinaan ko na ito para hindi masusunog. Medyo nasusunog na sa ilalim. Ano na to? Kasi mainit naman yung pot na. Okay, so ito na ang ating white sauce. Ready na. Okay, so ilalagay na natin sa okay. Wow, sarap! Sarap-sarap mga beshi! So, parang lalainyangan lang muna natin dito. Okay. So, tama na. Lalagyan na natin ng lasagna cheese. Mabuti yung paganyan. Sa gilid. Yan. Sana lang makuberan. Okay. So, mamaya lagyan natin din sa dulo. So, lalagyan na naman natin. Isang layer yan. So, lagyan natin ulit ng iluto nating naman niya. Bango? Ang sarap? Lagyan ko pa dyan ng sheets niya kasi walang sheet yan. So, para mahulugan natin ng sabaw. So, ang kalahati dyan. Another lasagna sheets na naman. Ano ba ito isa lang? Okay. Okay. Natin ulit yan. Tapos, natin yan. Ngayon natin ulit dito. Para, kasi mas masarap pag nalutong-luto na itong lasagna sheets, masarap siya eh. Parang noodles. Pasta. Papatungin ko na yan.
Okay, so lagyan na naman natin ng sabaw. Para natin. Para makagawa tayo ng pag hindi talaga tinipid ang sahog niya, masarap eh. Gusto ko yung mas maraming ano eh, pasta din kaysa yung okay, isa pa so so lagyan ko ng konting white sauce sa taas. Dali. Let me just fix that properly. Little bit more. A little bit more. Konting-konti pa. Okay. Pang ano lang sa lasa to. Tama na? Ay. Nakakalimutan ko ng bibi. Okay. Oh, sorry. Lasagna sheets? More lasagna sheets? Okay. Uy, kinulang yung naiwan na ano. Okay, di bali. We have extra here. Ay, sayang din yan. Lagay natin. Okay. So, we have different brand of the lasagna sheets. So, sakto ang pagkakaputol. Doon sa gilid. Parang mas yellow ang unang brand natin. Ang kulay niya. I don't know what's the difference. Pero gusto ko yung may maraming pasta. So that must be okay na. Then I will put more. Sauce. Ngayon na natin ito lang. Scattered po muna. Okay, lagay mo na lahat. Bakit magdadagdag pa? Do you want to put one more line? No, I don't think this is enough. Tama na? Tama, pwede pang isang design niya. More lasagna sheets, the yummier. Okay. More lasagna sheets, the yummier. As I said, more lasagna sheets, the yummier. Okay. Okay. Maluluto din yan. Kasi open naman natin to eh. So, open na yan. Open na, no, I'll put one more sheets dito. Kasi I like more
pasta. Pag kumakain ako ng lasagna, gusto ko talaga yung mapasta siya kaysa palasa. More lasagna, she's more happy. Ano more lasagna, she's more happy? Ano yan? Okay, I think I might just put this one everything now. Hala, pahala na yung patong-patong. Panuluto rin yan. Okay, so ilalagyan ko na itong final na ano natin dito. Parang kinurang ito ah. Bale, ilalagyan naman natin ito ng sauce sa ibabaw. Kalat na natin yung sauce. Kasi lahat ng sauce nasa ilalim na. I have to punin lahat ng sauce para makuberan lang lahat. Anyway, yan lang yan. Okay. So, ang next ay tingnan natin yan. Sobra na ano. Now, unahin natin ngayon dito sa lagyan na natin ng white sauce. Lagay ko dyan. Kasi pero kailangan makubera natin ito ng white sauce. Diba? Sarap ang bango ng white sauce. So, bago ko i-pour lahat, gusto ko malagyan muna. Hindi natin natanggal kanina sa ano. Okay. Wow! Ang sarap ng white sauce. Amoy pa lang. Gutom na ako ah. Okay. Okay. Okay, ilagay ko muna 'to sa lababo. Then magtatapping na tayo ng cheese sa ibabaw. Sarap. Okay. Will I put everything here? Parang dami han? Hindi, okay na. Okay lang. Lahat. Okay, naku! Ang daming cheese. Masarap. Okay. So, na-prepare na natin.
ready to oven na. Okay? So, bali, habang ginagawa natin ito, nag-preheat na ako ng oven. So, ilalagay ko na, bali, ang temperature natin ay ilan na, ano to? 180. Ang temperature natin ay 180 for 25 for 25 minutes. Okay. So, lalagyan natin ng timer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25. Okay. So, the timer starts now. So, after 25 minutes, chicheck natin. Or, pwede rin silip-silipin mo dyan sa salamin niya ng oven kung medyo nasusunog na ba. Anyway, nasa tamang temperature naman yan. So, balikan na lang natin guys mamaya after 25 minutes. Okay? After 25 minutes, ilang oras na lang. Papa, patapos na to ha. Zero na. So, silipin natin. Kung luto na, parang pwede na siya. Ayoko munang buksan kasi sayang yung init sa loob. Hindi pa naman siya masyadong sunog sa loob. So, gagamitin muna natin yung heat na nandoon sa loob para maluto pa yung taas. Mag-brown pa. Mag-brownish pa. So, i-video natin ulit yan mamaya. Paglabas natin, bali, maybe siguro mga after 5 minutes saka natin ilalabas pag talagang hindi na masyadong mainit. Ito kukunin na natin. Ay han, hindi pa masyadong sunog ang taas. Hindi pa ka, tingnan mo. Halika, tingnan mo muna. Ulitin mo. Okay! Kukunin na natin at luto na ang ating lasagna after 25 minutes. Okay. Very nice. Hindi ko na masyadong sinunog ang toppings niya. Ganun pa rin, masarap din yan. So, palalamigin muna natin ng konti bago natin titikman kasi fresh from the oven. Mainit. Oh, nararamdaman ko pa yung init niya. Pero masarap siya. Masarap, masarap, masarap. So, tikman natin. Maybe after 5 minutes, just to cool it down a little bit more. Okay. Titikman na natin ang ating nilutong lasagna. Sugod na tayo. Okay. Juicy ang lasagna natin. So, I need something to ito na yung niluto nating lasagna. So, titikman na natin.
Masarap! Very creamy siya. At may coffee ako dito. Nalagay ko ito. Nakoy, kakain na ng lasagna! Kain tayo, mga kabesh! Kain tayo, mga ka-YouTubers! Kain tayo! Go! Kain na tayo! Beh, tikman natin ulit! Sarap! Tapos, samahan natin ng kape. Binili ko tong basong ito sa Poland. Nung ito Starbucks ng Poland. Yun, ito ang nabili kong souvenir. Kasi pag pumupunta ko ng isang country, bumibili ako ng souvenir. Something ano lang, yung hindi masyadong mahal. O sige, sana may natutunan kayo sa aking munting ano ba to? Presentation ko ng pagluluto ng lasagna. Okay, hanggang sa susunod! Bye!